Sa episode na ito, ay ihahatid ko po sa inyo ang mga natural at mabisang alternatibong pamamaraan sa pagsugpo ng mga bulate o parasites na naninirahan sa ating mga tiyan. Ang mga ito ay karaniwang matatagpuan po lamang sa ating mga kusina at bakuran. Kayo mga kababayan, mayroon po ba kayong alam na mga natural na pamurga ng bulate o pang-deworming? Kung wala pa, halina samahan niyo po akong alamin at isa-isahin ang mga natural na pamurgang ito. Pero bago po ang buong detalye, pakaraan lamang ng maikling mensaheng ito. Maligayang pagbati mga ka-Health Nation! Bago po tayo dumako sa ating paksa, ay akin po muna kayong inaanyayahan habang nanonood na i-like ang video. At mag-subscribe sa channel at huwag kalimutang i-hit ang all sa notification bell para lagi kayong updated. Maraming salamat po at stay healthy! At ngayon, narito na po ang mga sumusunod na mga halimbawa ng natural na pamurga sa bulate o iba pang parasites ng tao na subok ng gamitin sa mahabang panahon. Ang una, Asafoetida o hing. Ito ay isang sangkap na karaniwang ginagamit sa mga lutuin para sa pampalasa, ngunit may mga pag-aaral na nagpapakita ng kakayahan nito na makontrol ang pagdami ng mga bulate at iba pang parasites sa tiyan. Ito ay mayroong anti-parasitic properties at aktibong natural na kemikal na sangkap na tinatawag na asaresinotanols at coumarins. Number 2, anis. Ang mga buto ng anis ay mayroong natural na epekto na pampurga at maaaring gamitin upang mapigilan ang pagdami ng mga bulate. Ang anis ay mayroong aktibong natural na sangkap na tinatawag na enethol at estragol. Ang mga buto nito ay maaaring gawing tsa o gamitin sa pagluluto bilang pampalasa ng pagkain. Number 3, papaya. Ang laman at katas ng papaya ay naglalaman ng enzyme na tinatawag na phaepin na may kakayahang magpatunaw ng mga bulate sa tiyan. Ang katas ng papaya ay maaaring inumin o gamitin bilang supplement. Ang mga bunga naman nito na hilaw ay pwedeng gawing gulay at ang hinog naman ay kinakain, pangtulong upang makontrol ang pagdami ng bulate sa tiyan. Number 4, langkawas o galangal. Ito ay isang uri ng halaman na may mga sangkap na may kakayahan na labanan ang mga parasites, kabilang na ang mga bulate. Ang langkawas ay naglalaman ng mga natural na aktibong kemikal na sangkap tulad ng alpha-pinene, sinyol, at flavonoids. Ito ay maaaring gamitin na sangkap sa mga lutuin o lagain para gawing tsaa. Number 5, luya. Ang luya ay mayroong anti-inflammatory at anti-parasitic na mga katangian na maaaring makatulong sa pagtanggal ng mga bulate. Ito ay naglalaman ng natural na aktibong sangkap na tinatawag na gingerol. Ang luya ay pwedeng gamitin sa pagluluto bilang pampalasa at pampabango sa mga pagkain. Ito rin ay nilalaga upang gawing salabat. Number 6, tanglad. Mayroong mga pag-aaral na nagpapakita ng posibilidad na ang tanglad ay may mga anti-parasitic na epekto. Ang tanglad ay mayroong aktibong natural na sangkap na citronella at isang uri ng terpenoid na mayroong kakayahang sugpuin ang mga bulate sa tiyan. Ang tanglad ay karaniwang ginagamit sa pagluluto bilang pampalasa, pampabango, pampaalis ng lansa, at ito rin ay nilalaga na ginagawang tsa. Number 7, sibuyas at bawang. Ang sibuyas at bawang ay may mga natural na kemikal na sangkap na tinatawag na allicin na maaaring makatulong sa pag-aalis ng mga bulate sa tiyan. Ang mga ito ay karaniwang ginagamit na ingredients sa mga lutong ulam, sa mga kinilaw, at pwedeng katasin upang gawing pamahid sa balat. Number 8, mangga. Ang katas ng dahon ng mangga ay maaaring gamitin upang mapigilan ang pagdami ng mga bulate sa tiyan. Ang katas ng dahon nito ay nagtataglay ng natural na aktibong sangkap na tinatawag na tannins. Ang katas ng dahon nito ay pwedeng inumin at ilaga upang gawing tsaa. Pangsiyam, lagundi o Vetex negundo. Ito ay isang halamang gamot na mayroon ding anti-parasitic na mga epekto. Ang lagundi ay naglalaman ng mga aktibong sangkap tulad ng flavonoids na mayroong kakayahang magpaalis ng bulete sa tiyan. Ang mga dahon nito ay maaaring katasin at inumin ng puro o pwede rin namang ilaga upang maging tsaa.
Number 10, kamatis. Ang kamatis ay mayaman sa mga antioxidant at sustansya tulad ng lycopene, beta-carotene, at vitamin C na maaaring tumulong sa pagsugpo ng mga parasites sa katawan. Ang kamatis ay maaaring kainin ng hilaw o isama sa mga pagkain. Number 11, ipil-ipil o Lucaena leucosphela. Ito ay isa sa mga halamang gamot na karaniwang ginagamit bilang natural na pamurga ng bulate. Ang ipil-ipil ay mayroong mga sangkap na naglalaman ng tannins na may mga anti-parasitic na epekto. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga alternatibong pamamaraan ng paggamot laban sa mga bulate sa mga alagang hayop tulad ng manok at baboy. Sa mga tao, ang bunga ng ipil-ipil ay maaari ring gamitin bilang herbal at alternatibong gamot para sa pagpuksa ng mga bulate sa tiyan. Ang bubot na bunga o buto nito ay maaaring kainin bilang natural na pang-deworming sa tao at sa hayop. Number 12, niyog. Ang gata o katas at laman ng niyog ay mayroong mga antimicrobial na mga katangian na maaaring makatulong sa pag-aalis ng mga parasites. Ang niyog ay naglalaman ng mga medium chain fatty acids tulad ng lauric acid. Ang gata o katas ng niyog ay maaaring inumin at ang laman naman nito ay maaaring kainin. Number 13, siling labuyo o bird's eye chili. Ang anghang ng sili ay may mga natural na kemikal na sangkap na tinatawag na capsaicin na maaaring makatulong sa pag-aalis ng mga parasites sa tiyan. Ang sili ay ginagamit na panglahok sa mga lutuing gulay o karne. Ito rin ay maaaring kainin ng puro bilang pampagana sa pagkain. Number 14, gumamela o hibiscus. Ang katas ng gumamela ay maaaring magkaroon ng antiparasitic na mga epekto. Ito rin ay naglalaman ng mga aktibong sangkap tulad ng flavonoids. Ang katas nito ay maaaring inumin ng direkta. Number 15, kamote. Ang katas ng dahon ng kamote ay maaaring magkaroon ng antimicrobial na mga katangian laban sa mga parasites. Ang laman naman ito ay may mga fiber na maaaring makatulong sa pag-aalis ng mga parasites sa katawan. Ang kamote ay maaaring lutuin at kainin at habang ang mga dahon naman ito ay maaaring gawing tsa. Number 16, gatas ng kambing. Ipinapakita sa ilang mga pag-aaral na ang gatas ng kambing ay maaaring magkaroon ng mga epekto sa pag-aalis ng mga parasites sa katawan. Ang gatas ng kambing ay maaaring inumin dahil ito ay mayaman sa mga bitamina at mineral. Number 17, mangosteen o Garcinia mangostana. Ang katas ng mangosteen ay may mga natural na kemikal na sangkap na tulad ng xanthones na maaaring makatulong sa pag-aalis ng mga bulete at parasites sa katawan. Ang katas ng mangosteen ay maaaring inumin o gamiting pampahid sa balat. Number 18, bignay o Antidesmabunius. Ang katas ng bignay ay may mga antimicrobial na mga katangian na maaaring magkaroon ng antiparasitic effect sa mga parasites na nasa katawan. Ang bignay ay naglalaman rin ng mga aktibong sangkap tulad ng flavonoids. Ang mga bunga nito ay maaaring katasin at inumin at kainin. Ang ika-19, ampalaya. Ang ampalaya ay may mga sangkap na maaaring makatulong sa pag-aalis ng mga parasites sa katawan. Ito ay naglalaman ng mga aktibong sangkap tulad ng xanthin. Ang ampalaya ay maaaring lutuin at gulayin, ito rin ay maaaring kainin ng hilaw o lagain para gawing tsa. Number 20, Artemisia o Wormwood Tea. Ito ay isang uri ng tsa na gawa mula sa dahon ng Artemisia na may mga kemikal na sangkap tulad ng absinthin na maaaring makatulong sa pag-aalis ng mga bulate sa tiyan. Ang mga dahon nito ay maaaring gawing tsa, ngunit inumin lamang ito sa tamang sukat o dami dahil maaaring makasama o magiging toxic ang pag-inom nito ng labis na pagkonsumo. Number 21, ulasimang bato o Peperomia pellucida. Isa itong halamang gamot na maaaring magkaroon ng antiparasitic na mga epekto. Ang ulasimang bato o pansit-pansitan ay naglalaman ng mga aktibong sangkap tulad ng alkaloids at flavonoids. Ang mga dahon nito ay maaaring ilaga at gawing tsa.
Number 22, katas ng kalamansi. Ang katas ng kalamansi ay mayaman sa bitamina C at may mga natural na kemikal na sangkap tulad ng mga phytochemicals na maaaring tumulong sa pag-aalis ng mga parasites. Ang katas ng kalamansi ay maaaring inumin habang ang bubot na bunga naman ito ay maaaring kainin ng direkta. Number 23, pinya. Ang katas ng pinya ay naglalaman ng enzyme na tinatawag na bromelain na may mga epekto sa paglaban sa mga parasites sa katawan. Ang kinatas na pinya ay maaaring inumin at ang bunga naman ay pwedeng kainin. Number 24, sambong o Blumea balsamifera. Isa itong halamang gamot na maaaring magkaroon ng antimicrobial na mga katangian na makatutulong sa pag-aalis ng mga parasites. Ang sambong ay naglalaman ng mga aktibong sangkap tulad ng essential oils. Maaaring gawing tsaa ang mga dahon ng sambong. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga tradisyonal na paraan ng panggagamot sa mga parasites at iba pang sakit. Number 25, makabuhay o Tinospora cordifolia. Isa itong halamang gamot na tradisyonal na ginagamit sa paggamot ng mga parasites sa katawan. Ang makabuhay ay naglalaman ng mga aktibong sangkap tulad ng alkaloids, flavonoids, at berberin. Ang katas ng makabuhay ay maaaring inumin o gamitin sa mga alternatibong pamamaraan ng panggagamot. Number 26, saging. Ang saging ay may mga fiber na maaaring makatulong sa pag-aalis ng mga parasites sa tiyan. Sa pagkain ng saging ay maaaring ma-flush out ang mga parasites o bulate sa tiyan kasama sa pagdumi. Ang saging ay may mga dietary fiber, vitamins, at minerals. Ang bunga ng saging ay maaaring kainin ng hilaw o nilaga, at ang mga dahon naman ng saging ay maaaring ilaga o katasin para gawing tsa o pamahid sa balat. Number 27, bawang na pula o red clove garlic. Isa itong uri ng bawang na may mga aktibong sangkap na naglalaman ng anti-parasitic effect na tinatawag na allicin, isang pampatay ng mga parasites. Ito ay maaaring isama sa mga pagkain o gawing katas. At number 28, nyognyogan o Quisqualis indica. Ang nyognyogan na kilala rin bilang Chinese honeysuckle ay isa sa mga halamang gamot na tradisyonal na ginagamit sa ilang mga lugar kasama na ang Pilipinas bilang pamurga ng mga bulate sa tao. Ang katas ng nyognyogan ay naglalaman ng mga aktibong sangkap tulad ng quassinoids na maaaring makatulong sa pagpuksa ng mga bulate o parasites tatyan dahil sa anti-parasitic na mga epekto nito. Ang katas ng nyognyogan ay maaaring inumin ng tao o ipainom sa hayop na may parasites at gamitin sa iba pang alternatibong pamamaraan ng panggagamot. Mahalaga pa ring tandaan na ang mga natural na pamurga na ito ay maaaring magkaroon ng iba't ibang epekto sa iba't ibang tao at hindi dapat ituring at gawing pangunahing gamot na pamalit sa pang-medical na pamurga para sa mga bulate o iba pang parasites. Kung mayroon kang suspetsa o sintomas ng bulate sa iyong katawan, ay ang pinakamahusay na hakbang ay kumonsulta ka muna sa isang doktor o espesyalista sa pangkalusugan bago gamitin ang anumang uri ng natural na pamurga para sa bulate ng tao upang masiguro ang inyong kaligtasan. At iyan na po mga kababayan ang lahat ng halimbawa at impormasyon tungkol sa mga natural na paraan upang mapigilan at masugpo ang pagdami ng bulate o parasites sa ating katawan. Atin pong nalaman ang mga sangkap na nilalaman ng bawat natural na pamurga na lumalaban sa bulate. Kung mayroon po kayong natutunan sa ating paksa na tinalakay, huwag pong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang all bell icon para ma-notify po kayo sa iba pang informative at masustansyang content video.